Karumal tumal ang sinapit ng isang traffic enforcer matapos siyang pagbabarilin ng isang lalaking sakay ng motorsiklo na kanyang sinita. Ang buong pangyayari nakunan pa ng video. Ang ilang video bago ang pamamaril at ang aktong pagsuko ng mga suspect sa Cavite Provincial Office eksklusibo dito lang sa Reporter's Notebook. Sakuha ng closed-circuit television o CCTV camera. Makikita ang pag-atake ng Lagdag Baryagang sa kahabaan ng Rizal Avenue sa Maynila. 350,000 pesos ang natangay nila sa biktima. Nahagip din ng CCTV ang mabilis na modus ng Lagdag Baryagang sa Angeles City, Pampanga. Mga alahas at pera ang napuntirya naman nila. Ano ang kaugnayan ng dalawang grupo? Kitang-kita mo na systematic yung kanilang ginagawa. May tagalaglag, mayroong tagakalabit, mayroong naghihintay para pagka yung lumingon na yung victim, kukunin yung gamit. Sa Quiapo, Maynila, isang lola naman ang nakuna ng video na nanglaslas at nandukot sa bag ng isang babae. Sir! 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 Sa datos ng Philippine National Police o PNP, patuloy ang pagtaas ng kaso ng pagnanakaw sa bansa. Ano ang ginagawa ng mga otoridad para mapigilan ang pag-atake ng mga kawatan? Kuha ang cellphone video na ito isang araw bago patayin ng traffic enforcer na si William Kiambao mula sa isang kasiyahan. Kasama niyang iba pang enforcers ng TANZA Office for Public Safety o TOPS. Pero makalipas lang ang 24 oras, ito na ang malagim na sinapit ni William. Duguan, nakabulagta at wala ng buhay. Sa viral video na ito, nakuha bandang 5:50 ng hapon sa Barangay Daang Amaya 2, TANZA, Cavite. Makikitang kinakausap ng traffic enforcer na si William Kiambao ang isang rider ng motorsiklo na kinilalang si Joseph Liagas at ang kasama nitong si Ariel Carlos. Mapapansin ding pilit na pinapaandar ng mga suspect ang motorsiklo. Muntikan pang masagasaan ang mga traffic enforcer. Hinuli raw nila si Liagas dahil sa pagmamaneho ng lasing at iba pang violations. Ang victim natin nandoon, nagmaman ng traffic as traffic enforcer. So itong suspects, pagdaan nila, sinigawan nila ng gago itong ating enforcer. Medyo nabastusan siyempre. So ang kanilang ginawa is to flag down yung ating suspects. So doon na nagsimula yung kanilang argument. Ilang sandali pa, makikita sa video na lumapit si Liagas kay Carlos at tinga may hinuhang baril. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Kuha sa video ang walang awang pamamaril ni Liagas sa traffic enforcer. Pagkatapos nito, mabilis na tumakas ang dalawang suspect gamit ang motorsiklo. Sa video ito, makikita ang duguang nakabulagta si William Kiambao. Isinugod pa siya sa ospital, pero dineklara ang death on arrival. Agad namang nagkasa ng hot pursuit operation ang TANZA Cavite PNP para mahuli ang dalawang suspect. 100,000 pesos ang alok na pabuya ng Cavite LGU sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga suspect. Hindi po tayo tumigil yan. Tuloy-tuloy po yan. Si
mula po ng time of the incident. Sa imbestigasyon ng mga pulis, tatlong tama ng bala ang naging sanhi ng pagkamatay ng traffic enforcer. Natagpuan naman sa crime scene ang limang basyo ng kalibre 45 na baril. Dinala mga ito sa Cavite Provincial Office Forensic Unit para sa ballistics examination. Pero ayon sa Tanza Police, hindi na raw na-recover ang baril na ginamit ng gunman. According to the suspects, tinapon nila doon sa isang area dito sa Tanza. So, pinuntahan ng kapulisan natin, pinuntahan. Wala, hindi na nila na-recover. Pero natuklasang walang permit to carry ng baril ang mga suspect. Na-recover naman ng mga pulis ang motorsiklong ginamit ng mga suspect sa Casanueva, Barangay Biga, Tanza, Cavite. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng Tanza Police, napag-alamang dati na palang naharap sa kasong murder at illegal possession of firearms ang suspect na si Joseph Yagas. Dahil nga sa kanyang previous cases na yan, masasabi natin, medyo buo ang loob nito na gumamit ng baril. Hindi pa malinaw sa ngayon ang status ng mga kasong ito. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang pamilya ni William Kiambao pero tumanggi silang magbigay ng panayam. Pumayag namang magpa-interview ang isang kasamahan ni William sa Tanza Office for Public Safety o TOPS. Malungkot po sila, syempre po. Tanging yung si William Kiambao po lamang ang inaasahan nila po. Lubos din ang pagdadalamhati ng kanyang mga kasamahan at kapwa traffic enforcer. 8 taon nang nagsisilbi sa top si William. Si William Kiambao po ay almost 8 years na po namin siyang kasama sa top stanza po. Kung meron pong mga aksidente, isa rin po siya sa mabilis na umaksyon tumakbo para po tumulong. Wala pong reklamo sa trabaho. Kahit saan po namin siya edestino, hindi mo po siya maririnigan ng umaangal. Maluwag po sa loob niya na tanggapin kung ano po yung itinalaga sa kanyang trabaho. Hindi raw nila matanggap na namatay si William kahit ginagawa lang niya ang trabaho bilang enforcer. Sobrang sakit kasi po malaking kawalan po siya sa amin na mga kasamahan niya. Trabaho lang naman po, bakit po dumating sa ganito pong pangyayari. Dahil sa nangyari kay William, nakakaramdam na raw ng takot ang iba pa nilang kasamahan. Halos ayaw na pong magtrabaho ng mga kasamahan namin dahil po sa nangyari sa kanya. Matatanggap naman po yung mga masasakit na salita o mura. Huwag lang po sana yung kumitil ng buhay. Matapos ang 2 araw na paghahanap sa 2 suspect na sina Joseph Yagas at Ariel Carlos, eksklusibong nakuna ng reporter's notebook ang pagsuko ng mga suspect sa opisina ni Cavite Provincial Governor John Vicremulya. Dito mga yan para i-surrender yung suspects sa nangyari ka kung makalawa na nagka-inkwentro ang isang motorcycle rider at ang traffic enforcer. Ito-turn over na namin sila sa provincial police for further investigation and to be charged. Nandito sila on their own cognizance. Hindi sila, hindi to result of a manhunt. Voluntarily, nag-surrender sila. Nangako naman si Governor Remulla na paiirali ng tamang batas para makamit ng biktima ang hustisya. Walang pinag-uusapan na aregluhan dito. Ang pinag-uusapan muna dito is a process of law na idaan nila lahat at naayos na. Matapos ang pagsuko ng 2 suspect, dumiretso sila sa Tanza Cavite Municipal Police Station para sa gagawing investigasyon. Dito na rin nagbigay ng panic ang gunman na si Joseph Yagas. Paliwanag niya na bigla lang daw siya kaya nabaril ang biktima. Merong pususuntok sa akin ang 2. Parang nagdala po ng buso ng target. Pero ano kayo ng time? Aminado ko naman. Nahaharap naman sa kasong murder ang 2 suspect. Yung kasama niya kasi is accessory to the crime. Kung wala siya doon, hindi mangyayari yung crime. Kasi nasa kanya yung baril. Kaya lang, yung illegal possession of firearms kasi, kung magkakaso na tayo ng murder, absorbed na siya doon. So no need na na sampahan pa natin ang illegal possession. Kasi ina-absorb na ng kasong murder yung
possession ng baril. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya at mga kasamahan ng biktima. Bangungot po sa amin yung nangyari kay William Kiambao. Hindi po namin inaasahan na pagkatapos po ng kaarawan niya ay kamatayan po ang susunod. Libo-libo ang unregistered firearms o loose firearms sa bansa ayon sa PNP. Mula January 1 hanggang May 7, 2023, umabot sa mahigit 10,000 ang unregistered firearms sa buong bansa. Mahigit 3,000 naman ng mga suspect ang kinasuhan ng illegal possession of firearms. Noong nakaraang taon, inihain sa Senado ang Senate Bill 2501 o Act Penalizing Willful and Indiscriminate Discharge of Firearms, amending the revised penal code. Sa ilalim nito, mas tataasan ang parusa sa sino mang mapatunayang sangkot sa indiscriminate firing. Pero nakabimbin pa rin ang panukala sa ngayon. Sa datos na nakasulat sa Senate Bill, umabot sa 195 ang kaso ng indiscriminate firing sa bansa mula 2016 hanggang 2021. Pinakamataas ang kaso sa Region 4A kasama ang Cavite kung saan naganap ang pamamaril sa traffic enforcer. Ayon naman sa isang mambabatas, kailangang higpitan pa ang gun control at gun ownership rules sa bansa. Dapat rin daw tiyaking nakapasa talaga sa neuropsychiatric examination ang mga kukuha ng license to own and possess a firearm o LTOPF. Yan yung sinasabi natin po minsan na yung false perception of authority na tinatawag. Kasi akala natin mas magaling tayo pag may baril tayo. Mali po yun. Having a firearm and like purchasing one, no? It comes with a heavy responsibility. Ang nangyaring pagpatay sa traffic enforcer na si William Kiambao, posible kayang naiwasan kung napigilan sa pagkakaroon ng baril ang mga suspect. Kung mahigpit lang daw sana ang pagmumonitor ng mga otoridad sa mga taong wala namang permiso para humawak at magdala ng baril, maraming krimen sana ang naiwasan. Dahil sa isang kalabit, buhay ang kapalit. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Tanghaling tapat noong May 8, 2023, makikita sa CCTV ang paghinto ng isang puting SUV sa Rizal Avenue, Santa Cruz sa Maynila. Ilang metro ang layo mula sa puting sasakyan, isang kulay asul na SUV ang huminto sa bandang unahan. Walong pasahero ang bumaba mula sa asul na SUV. Agad na nilapitan ng grupo ang puting SUV. Sa una, tatlong nakapayong ang makikitang umikot at dumikit sa puting sasakyan. Ilang saglit pa, isang lalaki ang naupo at tila may inilagay sa kalsada. Ang lalaki, sinubukang katukin ang bintana ng sasakyan ng biktima. Nang mabigo ang lalaki na pababain ang biktima, agad siyang lumayo mula sa puting sasakyan. Segundo lang ang lumipas, isa pang lalaki ang pumatok sa sasakyan ng biktima. Actually, kinalabog-kalabog yung pinto niya. Si tinuturo, may barya doon sa baba. Nung sinilip niya sa bintana niya, maraming ang barya. Ngayon, binuksan niya yung pinto niya. At nang buksan niya ang pintuan ng sasakyan, isang miyembro ng grupo ang biglang sumalis sa kanya. Kasi yung sasakyan ngayon, di ba, naka-auto lock. Pag binuksan niya isang pinto, bukas na lahat. Nung buksan niya yung pinto niya, sinabayan naman doon sa kabilang pinto, doon sa harapan din, binuksan naman ng isang